mag-unboxing ng RB8. Wow! Oh, sticker. Yan. So, kailangan na natin sa sticker natin. RTB. So, ito yung front na gulong natin. Mga sabi. First time niya matanggal after 1 year. Ngayon lang natin siya tatanggalin after 1 year. Yung harap, medyo makapal pa talaga kung makikita niya. So ayun mga sadik, sa mga papagawa ng motor, mga materials na ano, pang motor, medyo mas mababa dito. So pag pinuntahan nyo yung itong hileran to, hanggang doon sa dulo, ito yung pinakang shop na pinakamura. Mas mababa talaga. Tsaka mabibigyan ka ng magandang discount. Natin siya tatanggalin after 1 year. Yung harap medyo makapal pa talaga kung makikita niyo. Yung likod kasi pud-pud na. Okay pa yung harap eh, na medyo makapal pa yung ano eh, no? Stuck na stuck yun. So medyo makapal pa yung ano eh. Eh itong likod pud-pud na eh. Ano yung inis na eh. Oo. Alam mo yung yung brand natin mga sadik, itong Russo na Pirelli. Ang size na kinuha, binigay ni Kuya, itong 90x80, dapat 180, pero okay naman ito, medyo madapat na siya. 90x80, tsaka itong 80x80 na pang front. Ito, papalitan na lang natin itong ito. Okay pa ito. Kasi magiging 4 holes na eh. Oo. Oh. First ito ilalagay doon, apat na hole. Ito sa dikit yung mga ilalagay, yung ipaparito sa kabila. Itong part na to. Anong tawag nito kuya? Rotor disc. So dito, yung mga nakanabas ko kasi mga sa dito banda, medyo ito yung pinakang mababa talaga yung presyo. Kasi nagkanabas na ako along hanggang sa simula doon sa may cementerio hanggang dito sa dulo. Ito na yung pinakang mababa talaga na napagtanungan natin. So kung may, siguro kung mayroon pa sila available noong nakaraan, tapos na sana yung mababayad natin. Kaso nabenta na. Kaya nagdagdag lang tayo para dito. Ito mag-unboxing ng RB8. Uy, may sticker. Yan. So, kailangan din natin sa sticker na ito. RTB. Unboxing. Hey, why? Build! Okay. Okay. Okay na yung gulong natin. Hey.
So yun mga sa Digbali, ang napalitan natin yung rotor disc na ito. Ito pinalitan na natin kasi ang nangyari yung ikakabit na ano na mags is 4 holes kaya ito 3 holes lang. So nagpalit na tayo nun. Tapos dagdag ng screw, sealant, tsaka yung mga mags at gulong. So kung pupunta tayo dito, mas mainam dito na kayo dumiretso kasi mas mababa talaga sila. Tsaka pwede nyo kung sa akin mabilis kausap yung may-ari dito. Oh, okay na okay, goods to. Tapos na rin naman. Okay na tayo, mga salibin. Ang hanapin nilang yan ito, ito, si Glenn. Ayan, Glenn. Sa tas yung mga, kung magpapa-ayos naman kayo yan, si Glenn. Muslim rin siya ba? Hindi, ano? Bisaya. Bisaya. O, sa Bicol. Oh, Bicol, ano ka rin? Ay, Bicol ba? Uy. Siya dito? Siya. Pala sila? Warayan, Waray. Waray? Ah. Waray ka pala ha? Ako, balik Islam sa Saudi. Balik Islam ako. Galing-galing ako sa Saudi? Oo. Pero na... Katala yan. Ilalagay mga yan. Hindi kasi yan. Hindi, doon lang. So yun, kung pupunta kayo dito mga sadik, dito na kayo dumaan muna. Ah, pag kung galing kayong palengke, ito na kaagad, malapit lang siya. Sa Leyva Building, etong part na to. Tapos hanapin niya si Glenn, siya yung pinakang mekaniko dito. Tsaka, mabilis kausap yung may-ari dito mga sadik dahil mababa talaga yung price nila. Tsaka yan, kita niyo naman mga sadik. Okay. Ha? Palo, pwede kayo palo bago? Yung brake. Lulubagan lang, medyo mahigpit dito. Ayan? Oo. Oh. Bawasan mo naman eh. Hindi, bago kasi yung pad. Ah, bago yung pad, makapal. Oo. Oh. Kayo, ano po, makapal din. Ah, okay. Ano pa ang bro? Rajib, Rajib. Abdulwanik. Walid. Oh, so, salamat. Susunod. Okay, okay. Salamat. So, yun. Tapos na tayo mga sadi. At si Kuya na bahala. Kukuhain rin natin yung helmet. So, yun. Sa mga papagawa, dito lang sa malapit sa Santo Niño, hanapin nyo lang itong shop na to, tsaka si Glenn, yung pinakamekaniko. At sa mga tatanong, comment down below lang kayo para ituro ko yung mismong exact location nito. At hanggang dito lang. Maraming maraming salamat. Peace out. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.